Kani ang OIC, The Observer Katos Newsbreak. Hey guys, oh shots, you're here, up to these sequence. All bubble sound fuckers, a quick subscribe your run, Simon, Pilipinas. Katog sa DepEd, Department of Education, na I returned sila on Obana. Na I quant sa DepEd of Education, mas tago sa Google. Okay. Tapos sa July 29, return sa school of Bani. Kuha sa DepEd na ay atom sa atong SCAR. Sa start July 29, 2024, sa ending April 15, 2024, sa President Ferdinand Mark E. Marcos approved with the calendar traditional format. Ang format na silagan sa iyong school. Managanda ko sa school of Iskwela. Let's take a look. Nyenas, ito'y matapos malamang balik na uli sa nakagawi ang summer break ang kanyang mga anak na nag-aaral sa public school. Family bonding, uwi kami ng probinsya, Pangasinan. Napagpasyal kami, makapagpahinga man lang. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano para sa unti-unting pagbabalik sa dati ng school calendar na nagsisimula sa Hunyo at nagtatapos ng Marso. Sa naging pulong ni na Vice President at Education Secretary Sara Duterte Martes ng gabi, inihayag ng Pangulo na hindi siya pabor sa masyadong maikling pasok ng mga bata at maging ang pagkakaroon ng Saturday classes. Kaya naman, ipinako na ng DepEd ang pagsisimula ng klase ng school year 2024 to 2025 sa July 29, 2024. Habang iniurong naman ang pagtatapos ng klase sa April 15, 2025 mula sa original na proposal na March 31, 2025. Pagdating naman sa school year 2025 to 2026, balik na ang pasukan sa kalagitnaan ng Hunyo at magtatapos naman sa buwan ng Marso. Sa nakikita nyo, talagang makakabalik na po tayo dun sa normal or original June to March cycle ng ating school calendar. Medyo maganda naman po pagdating sa school days. Malapit naman po tayo doon sa prescribed ng ating curriculum specialist na 180 days. So hindi na po tayo malalayo doon. Tuloy naman ang paghahanda ng DepEd sa posibilidad ng pagkakaroon pa rin ng alternative delivery modes tulad ng online class o modular learning kapag hindi maganda ang lagay ng panahon. Unang-una sa lahat, yung ating internet connection, wifi connectivity ng ating mga schools ay pinapaigting natin. Nagsisimula na tayo this year, yan yung tinatawag nating school-wide wifi program. Ayon din sa DepEd, tuloy pa rin ang catch-up Fridays para tutukan ang napag-iiwan ng lessons ng mga bata, lalo na sa pagbabasa. Ikinalugod naman ng Teachers Dignity Coalition ang mga petsang inaprubahan ng Pangulo para sa school calendar. Yung ating namang proposal sa TDC, alam naman po natin yan, April 11, ano, magtatapos tayo. So yung April 15 po, sa tingin natin, okay pa rin yan. No? And ibig sabihin, hindi na rin makakailangan ng Saturday classes, hopefully. Ang mga pribadong paaralan naman, sinabing makasusunod din sa unti-unting pagbabalik sa dating school calendar. May sufficient time tayo to make the preparations for the next school year. And again, this is still within dun sa ating time frame for our private schools na they can start their school year on the first Monday of June but not later than the last day of August. Inaasahan namang maglalabas ang DepEd ng isang department order na siyang magdedetalye ng petsa ng iba pang school activities para sa susunod na pasukan. Joyce Balanche. David De Febrero Elementary School in Mandaluyong was not spared from the effects of Typhoon Karina as rainwater swamped the school's covered court on Wednesday. But this did not dampen the spirit of school personnel as they washed and dried classroom curtains and cleaned blackboards, part of their preparations ahead of the opening of classes on Monday. Thankful kasi nandiyan yung aming mga non-teaching personnel. Sila yung unang-unang nagbrigada dun sa mga rooms ng kinder. At the same time, yung kindergarten teacher namin, pumunta sila dito para magbrigada ulit for the second time. At Rizal High School in Pasig, alumni joined teachers in the annual cleanup activity. Gusto po namin sila tulungan na maayos po ulit yung mga classrooms, na makapag-aral din po sila na mabuti.
Other schools, however, have yet to recover from the devastation of Super Typhoon Carina. Data from the Philippine Department of Education show 738 schools in four regions cannot open classes on July 29. These include schools in Regions 3 and 12, Cordillera Administrative Region, and National Capital Region. As a general rule, gusto natin makabalik talaga sa July 29, no? Pero ano talaga, yung iba hindi talaga kakayanin. Angara says schools in Malabon City moved their opening of classes to July 31, while schools in Marikina and Valenzuela City will begin classes on August 5. DepEd regional directors are going around areas to confirm the extent of damage in their respective schools. Moving siya ngayon, papasok yung information. So people are on the ground and they're verifying damages, etc. Ability to open on Monday. It's the opening of classes on July 29, but still, some teachers are airing their concerns, especially for typhoon-stricken schools. The Alliance of Concerned Teachers says pushing through with school opening will only further burden children, teachers, and parents affected by the recent calamity. The group adds, it is disheartening that once again, children's education is being sacrificed due to the government's failure to adequately prepare and respond. But President Ferdinand Marcos Jr. says the decision to suspend the opening of classes is up to school officials. Gawin nyo lahat. Buksan yung pampagpasok. Gawin nyo hanggat maaari kung kaya nyo buksan. That's the usual, hanggat maaari, open the schools and conduct classes. But there are areas na hindi talaga pwede. The Department of Budget and Management, for its part, asserts there are enough funds to repair flood-damaged schools. We have a total of 3.2 billion pesos, yung QRF po ng DepEd. This is composed of, may 200 million pesos pa po kasi sila, continuing ng 2023, and then there's intact po yung 3 billion nila for 2024. Ara Perez, ABS-CBN News. Tuwing may bagyo at pagbaha, tayo rin po ay nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod, nakuryente at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng bagyong Carina. Ginoong Pangulo, halos 10 taon na po ang nakararaan na ang representasyon na ito ay dumalaw noon sa Hagunoy, Bulacan. Nagdala rin po tayo ng relief goods. Hindi pa po tayo, Senador. Nakakita po tayo ng isang palutang-lutang na CRV Honda, Mr. President. Tinali po ito sa poste ng Meralco doon sa Hagunoy. At naisip ko po sa aking sarili, ano kaya ang pakiramdam ng may-ari nito? Pinaghirapang ipundar ang sasakyan, ari-arian, pero wawasakin lang ng baha. Umaasa pa kaya sila na matutulungan sila? Isa po ito, Ginoong Pangulo, sa nagbigay sa akin ng dahilan para tumakbo sa Senado noong 2016. Ang paniwala ko po kasi, Ginoong Pangulo, kung mapapabilang po tayo sa institusyong ito, may magagawa po tayo para masolusyunan o maibsan man lang ang malagim na sitwasyon ng ating mga kababayan sa Bulacan, lalo na tuwing may bagyo, lalo na tuwing may baha. Sabi ko rin po sa sarili ko, I wanted to be part of the solution. Kaya unang taon po natin dito sa Senado, noong Agosto hanggang Setyembre 2016, nakiisa po kagad tayo sa mga pagdinig dito sa Senado hinggil po sa estado ng pagbaha sa ating bansa. Hindi ko na po iisa-isahin yung ating mga tanong na ni-raise, mga sagot na ating nakuha. Pinondohan din po natin ng 10 milyon yung hinihingi ng DPWH na dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at para alamin po kung ano nga ba yung scientifico na mga paraan para solusyunan ang tumitinding baha sa aming mahal na lalawigan. Nang matapos po ang feasibility study, Ginoong Pangulo, ayaw naman po implement. Keso kulang pa raw at kailangan pa ng dagdag na pondo. It took me 2 years, Mr. President, to pursue this advocacy. Taon-taon na lang po, Ginoong Pangulo, nire-raise natin ang issue ng matinding pagbaha sa budget hearing ng DPWH. Taon-taon po, Ginoong Pangulo, noong September 2022, matapos pong masawi
yung mga kababayan ko sa Bulacan, doon yung mga rescuers po sa San Miguel, Bulacan, kung naaalala nyo po, nanawagan din po tayong muli ng master plan sa DPWH. Senator JB, tumatango at ilang mga senador nakasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito, yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa sentro. Updates on OECD of Sir Ericato's Newsbreak. There is a next week, this is a OECD of Sir Ericato's Newsbreak double typing. Akatong sa same. There next is of Sir Ericato. Let's wait. This is a OECD of Sir Ericato's Newsbreak double typing. Akatong sa same, double typing. Up next is, what type name of Pini katong sa mga dancers of TikTok katong sila mga daw. You gotcha. There's Pini for any pranks and continuities. It's always their Pini is her Molly and she round one. She's having her for the great mate for Pini. As you can see, there's Pini for enjoy and funny. Also, their main moment for considered as being inspiration. There's Pini for funny moment and love. Tunod kani ang katong manatawa ang katong Pini sa tadlohon. Bisod sa mana o challenges ni Pini, manakita sa mana challenges o mana. Giatong mana o dako ko nagbay Pini o say pasunod sa mana songs o actually pag actually na ay artista o mana Pini artist kuan sa mana Pini artist o every mana bana. What a type name of Pini. 1. Pini Aya. 2. Pini Cole. 3. Pini Stacy. 4. Pini Gwen. 5. Pini Mika. 6. Pini Johanna. 7. Pini Sheena. And 8. Pini Maloy. Manatako sa bangangan ni Pini atong sumada complete. Okay, promotion sa Yoron Hatod sa Sabado. Visit YouTube, Facebook, and TikTok. Sa pre-order na ay Enrich, available in Metrojoy Online drugstores. Katot sa Enrich Healthy Lifestyle and Living sa libro. Heart Fear na sa CB Disposing of Garbage.
Malakatong sa Monthly News Center, dalaw na sa Metro Drug o Enrich Books sa atong bana, manalibo o pages. Naay kon United States, US is $1.50, Hong Kong, $11.50, Malaysia, $4.75, o kani Singapore, $2. Ang ngayon, $2. Dagas salamat, imo kay putan. Ah, grabe, katong bini, ang gisunod bini, manasunod sa bini o sibahan. Ako si Herogatos, maya gabi, order na sa Metro Drop sa ilahan. You're here on TV sequence. Don't forget to subscribe and hit the click button. I click to observe the Aaron Katos o Gipabad. Dagan salamat o imong kaliputan. Kani ang OAC, the Observer Katos News Break.